Mula pagkabata ay hindi na talaga mapaghiwalay sina Gemma at Rob. Para sa batang lalaki, responsibilidad niyang alagaan at siguruhing ligtas ang kanyang kaibigan. Pinoprotektahan niya rin ito laban sa mga nambubuli. Kaya naman bilang pasasalamat ay sinuklian ni Gemma si Rob ng pagmamahal at pagtulong rito sa tuwing mayroon silang takdang aralin. Mabilis na lumipas ang mga taon. Dalaga at binata na ang dalawa. Nagsimula na rin silang mag-date. Marami ang hindi maiwasang mainggit sa magkasintahan dahil bukod sa bagay sila ay talagang mahal na mahal nila ang isa't isa. Ang lola ni Gemma na si Mrs. Sanders ang isa sa pinakamasaya para sa kanyang apo at kay Rob. Siya na rin ang tumayong magulang ni Gemma mula nang pumanaw ang mga magulang nito dahil sa isang car accident. 16 na taon na ang nakakaraan. At ngayon ngang mag-e-enroll na si Gemma sa kolehiyo ay nag-aalala si Mrs. Sanders dahil iyon ang kauna-unahang pagkakataon na mahihiwalay ng matagal sa kanya ang dalaga. Dahil malayo ang universidad na papasukan nito, kaya kailangan ni Gemma magrenta ng apartment na tutuluyan. Tuwing bakasyon lamang siya makakauwi. Masayang ibinalita ni Gemma kay Mrs. Sanders na nakapasa raw siya sa entrance exam at sa darating na Setyembre na ang kanilang pasukan. Ang tanging ikinalulungkot ng dalaga ay ang balita na ang kanyang kasintahan na si Rob ay nakatanggap ng sulat tungkol sa pagpasok nito sa army. At anumang araw ay pwede na itong umalis. Bago pa man sila tuluyang magpaalam sa isa't isa, nangako si Rob na mabilis lamang ang 2 taon at nasisiguro niya na sa mga panahong iyon ay palagi silang magkakaroon ng komunikasyon, mapasulat man yan o video call. Napahagulgol si Gemma habang nakayakap kay Rob. Tinanaw niya ito hanggang sa tuluyan nang makalayo ang sinasakyang military truck. Noong araw ding iyon, inihanda ni Gemma ang kanyang mga dadalhing gamit papunta sa tutuluyang apartment sa syudad. Masaya ang dalaga dahil kahit papaano ay maayos ang nakuha niyang apartment. Bukod pa roon ay mabait ang landlady. Bago palisanin ang kanilang tahanan ay nakatanggap ang dalaga ng sulat mula kay Rob. Ayon rito, 3 taon siyang magsiservisyo sa army. Pero sa kabila nito ay naniniwala siyang hindi hadlang ang distansya sa kanilang pagmamahalan. Malungkot na nilisan ni Gemma ang kanilang tahanan, gayon din si Mrs. Sanders. Nalulungkot siya dahil nawalay ang nag-iisang apo. Hindi nagtagal ay lalo pang lumala ang karamdaman ng matanda. Lalo pa at palagi siyang nag-aalala dahil hindi na tumatawag sa kanya si Gemma sa loob ng ilang buwan. Pumanaw si Mrs. Sanders makalipas ang 1 taon sa loob ng kanyang kwarto. Dahil sa pangyayaring ito ay umuwi si Gemma. Humagulgol ng iyak dahil sa pagsisisi. Pagsisisi dahil hindi man lang siya nakapagpaalam sa minamahal niyang lola. Matapos ang 1,000 ay muli siyang bumalik sa syudad upang ipagpatuloy ang pag-aaral. Lumipas ang halos 2 taon, muling bumalik si Gemma. Noong una ay hindi kaagad siya nakilala ng mga kapitbahay dahil pumayat ito at may kasama na rin na batang lalaki na noon ay nagsisimula pa lamang matutong maglakad. Tumira si Gemma sa bahay ni Mrs. Sanders kasama ang kanyang anak. Hindi naging madali ang buhay niya sa baryo lalo na't lagi siyang sentro ng chismis. Marami silang katanungan tulad na lamang kung sino at nasaan ang tatay ng bata. Bakit hindi na siya nag-aaral at kung ano-ano pa. Nakumare, alam naman nating lahat na nag-aaral siya sa syudad. Hindi man natin alam ang kursong kinuha niya pero sigurado akong hindi siya nakatapos dahil nagkaanak na siya. Wika ng isa sa mga kapitbahay. Naku, grabe ang kahihiyan ng batang yan. Naku, buti na lang talaga at hindi na nakita pa ng lola niya kung ano ang sinapit ng kaisa-isa niyang apo. Wala man lang utang na loob, sabat naman ang isa. Balita ko nga ay naging party-goer daw yung si Gemma. Panay ang punta niya sa mga club at disco. Kaya naman nabuntis siya ng lalaking hindi naman pala siya pananagutan. Noong mga panahon iyon ay malapit nang bumalik si Rob. Kaya naman, ang kanyang ina ay palagi ring bida sa mga chismisan. Ano bang sinasabi nyo?
Hindi karapat-dapat ang babaeng yan sa anak ko. Huwag kayong mag-alala. Sumulat na ako sa kanya at nasisiguro kong alam niya na ang lahat. Mabuti na rin at nabuntis siyang si Gemma para matauhan ng anak ko. Tsaka kung makakahanap siya ng mas maganda at matinong babae. Alam ni Gemma sa kanyang sarili na palaging siya ang laman ng chismisan. Maging ang anak niya ay may iba't iba ring palayaw. Minsan ay sinasadya nilang basain ng tubig ang mag-ina, tapunan ng putik o kaya ay ng bato dahil isa raw siyang makasalanan. Wala namang magawa si Gemma kung hindi ang tanggapin ng lahat ng ito. Kahit naman magpaliwanag siya ay wala rin namang makikinig. Mula noon ay minsan na lamang lumalabas ng bahay ang mag-ina. Minsan, isang beses lamang sa loob ng isang linggo. Ito ay tuwing magpupunta lamang siya sa palengke upang bumili ng mga pagkain at iba pang mga pangangailangan. Isang tanghali ay dumating na si Rob. Nakasuot pa siya ng uniforme, kaya halos mabali ang leeg ng mga chismosa kakalingon sa kanya. Halos tumakbo ang nanay ni Rob para siya isalubungin. Anak, ang tagal ka naming hinintay. Halika, pumasok ka sa loob. Nakahanda na ang ating pananghalian. Sandali lang ma, may pupuntahan lang ako. Wika ni Rob. Subalit bago pa man siya makaalis ay muling nagsalita ang kanyang ina. Gusto mo ba talagang ipahiya ako sa mga tao? Hindi ko ito mapapayagan anak. Ayaw kong pag-usapan pa ang tungkol sa babaeng iyon. Huwag kayong mag-alala ma, mabilis lang ako. Wika ng binata bago ito naglakad patungo sa bahay ni Gemma. Noong mga oras na iyon ay pinapaliguan ni Gemma ang kanyang anak, kaya hindi niya namalayan na nakapasok na pala si Rob sa loob ng bahay. Nakatayo lamang ito at pinapanood ang mag-ina. Napatigil ang batang lalaki nang makita ang estranghero, dahilan para mapatigil si Gemma at mapalingon sa kanyang likuran. Kaagad na patayo si Gemma. Nagkatinginan sila ni Rob, pero tahimik lamang sila. Napansin ni Gemma ang tingin ni Rob sa kanya na may kaunting kalungkutan at pagsisisi. Napukaw lamang ang atensyon ng dalawa nang biglang tumawa si Peter dahil natutuwa ito sa tubig. Mabilis na kinuha ni Gemma ang towel tsaka ibinalot iyon sa kanyang anak. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa kwarto. Binihisan si Peter at tsaka binigyan ng gatas. Tahimik lamang si Rob habang matiyagang hinihintay na makatulog ang bata. Ilang sandali pa ay nilapitan siya ni Gemma. Bakit ang tahimik mo, Rob? Hinuhusgahan mo rin ba ako tulad ng mga tao sa lugar na ito? Hindi naman sa ganun, Gemma. Gusto ko lang maintindihan kung bakit mo ako niloko. At sino ang tatay ng anak mo? Alam mo, Rob, sigurado akong narinig mo ng lahat dahil sinulatan ka ng iyong ina. Alam mo, wala akong pakialam kahit ano pang sinabi ng nanay ko. Ang gusto ko ay marinig ang katotohanan mula sa'yo. Bakit hindi ka man lang sumulat sa akin? Bakit hindi ka sumasagot sa mga sulat ko? Anong ibig mong sabihin, Rob? Ako ang walang natatanggap na sulat mula sa'yo. Imposible, Gemma. Palagi akong sumusulat sa'yo pero wala akong natatanggap na sagot. Ano ba ang nangyari? Baka naman pwede natin itong mapag-usapan ng maayos. Naupo silang dalawa sa sala bago masinsin ang nag-usap. Noong umalis kay, umalis na rin ako para magtungo sa syudad upang mag-aral. Masaya ako pero nalungkot naman si Lola. Namimiss niya ako ng sobra pero hindi ko naman siya maisama sa apartment ko dahil sa sobrang layo at tagal ng biyahe. Doon ko rin nakilala si Megan, ang aking roommate. Mabait siya, masayahin at mahilig gumimik. Naroon siya hindi para mag-aral kung hindi para mag-enjoy sa buhay. Noong una ay palagi siyang may isinasamang lalaki, kaya hindi ko alam kung sino talaga ang kanyang boyfriend. Minsan nga ay naitatanong ko sa aking sarili kung natatandaan niya pa ba ang mga pangalan ng bawat lalaking nakakasama niya. Kaya naman, hindi na rin ako nagulat nang isang araw ay nabalitaan kong buntis na pala siya. Pero alam mo, hindi man lang siya nagulat o natakot. Mukhang hindi rin siya seryoso. Tumatawa pa nga siya habang sinasabi na sino daw ang maswerteng lalaki na nakabuntis sa kanya.
Huwag kang mag-alala, wika ni Megan sa akin pagkapanganak niya sa sanggol na lalaki. Makaraan lamang ang isang buwan ay bumalik siya sa dati niyang buhay. Panay ang labas at punta sa mga club. Uuwi ng lasing at walang pakialam sa kanyang anak. Kahit may anak na ay wala pa rin siyang pakialam kung ano ang mangyayari sa bata. At dahil naawa ako kay Peter, kaya ako na ang bumibili ng gatas at diaper. Madalas ay ako na rin ang nag-aalaga ng bata, kaya hindi ako nakakapasok sa eskwelahan. Hindi ko naman magawang iwanan ng bata dahil talagang naaawa ako. Hanggang dumating na nga ang araw na kinatatakutan ko. Iniwan ni Megan si Peter sa akin dahil sumama siya sa ibang lalaki na nakilala niya sa bar. Pakakasalan raw siya nito pero sa isang kondisyon, dapat ay iwanan niya ang kanyang anak. Nakiusap si Megan na ako na raw ang magdala kay Peter sa bahay ampunan dahil wala na siyang oras. Kailangan niya na raw mag-impake ng mga gamit. Mula noong araw na iyon ay hindi ko na siya muling nakita pa. Hindi ko naman magawang dalhin sa bahay ampunan si Peter dahil kahit papaano ay napamahal na rin ako sa kanya. Napagpasyahan ko na ako na ang aampun sa bata. Hindi ko na rin naman maipagpapatuloy ang aking pag-aaral kaya umuwi na ako rito. Alam kong huhusgahan ako ng mga tao, kukutsain at pagtatawanan. Pero ano bang magagawa ko? Pero alam mo, ngayon ay natatakot ako para kay Peter dahil baka lumaki siyang takot at binubuli ng mga bata rito. Mula nang iniwan siya ni Megan ay itinuring ko na siya bilang tunay kong anak at hindi ko hahayaan na masaktan siya ninuman, mapapisikal man yan o emosyonal. Rob, mangako ka sa akin na walang sino man ang makakaalam ng bagay na ito. Ayaw kong malaman ng mga tao na hindi ko siya tunay na anak. Nagkakaintindihan ba tayo? Napatango na lamang si Rob. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Inakala ng mga tao sa apartment na ako ang nanay ni Peter. Wala namang nagtatanong kung sino ang kanyang ama, maliban sa mga chismosa nating kapitbahay. Ngayong alam mo na ang lahat, Rob, ikaw na ang magdesisyon kung talaga bang niloko kita. Kung mali ang desisyon na nagawa ko ay okay lang na hiwalayan mo ako. Alam ko rin naman na hindi mo ako pakakasalan. Hindi lahat ay kayang tanggapin at magpalaki ng batang hindi naman nila tunay na anak. Hindi ako magagalit at hindi rin kita sisisihin, Rob. Ilang minuto rin nakatitig si Rob kay Gemma. Matapos noon ay umalis siya ng walang paalam. Pagkalabas ni Rob ng pinto ay hindi na napigilan pa ni Gemma ang kanyang emosyon. Mula nang pumanaw ang kanyang lola, noon lamang ulit siya umiyak ng ganoon. Pagka-uwi ni Rob ng bahay ay kaagad niyang sinabi sa kanyang ina na naayos niya na ang lahat at walang sino man ang makakapigil sa kanya na pakasalan si Gemma. Napabuntong hininga na lamang ang nanay ni Rob. Hindi niya magawang tumutol dahil nakita niyang buo na talaga ang loob nito. Nang mga sandaling iyon ay hindi niya alam na darating ang araw na mamahalin niya pala ang mag-ina. Lumipas ang halos isang linggo, inakala ni Gemma na tuluyan na siyang kinalimutan ni Rob. Hindi naman niya ito magawang sisihin dahil alam niyang mahirap para kay Rob na tanggapin at palakihin ang batang hindi naman sa kanya. Isang umaga, habang nakikipaglaro si Gemma sa kanyang anak, ay may kumatok sa pintuan. At nang buksan niya ito ay bumungad si Rob. May dala itong isang bouquet ng bulaklak at mga laruan. Ngumiti si Rob nang makita si Peter, sabay sabing, "Hello, ako nga palang tatay mo." Niyakap niya ng mahigpit si Peter habang nakatingin kay Gemma. "Gemma, will you marry me?" Napangiti si Gemma kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. "Oo naman, Rob, pakakasalan kita." Lumipas ang ilang taon matapos ang kanilang kasal, opisyal ng inampo ni Gemma at Rob si Peter. Hindi nagtagal ay nabiyayaan sila ng dalawang anak, isang babae at isang lalaki. Naging masaya ang kanilang pamilya, lalo na ngayong walang sino man sa mga kapitbahay ang naglalakas loob na pag-usapan sila. Mahal na mahal ng nanay ni Rob si Gemma, pati na rin ang mga bata.
Isang bagay na talagang nagpapasaya sa mag-asawa. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.